Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang, matindi tong balita. Magkapatid Marcoses, may alitan, Senator Aimee PBBM nagsalita na. At yun, play na natin kung wala naman ito. Tinanong mga kababayan ng mainstream media si Super Ate Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos, kung may alitan ba sila ng ating Pangulong BBM. O ngayon, sabi po ni Super Ate, wala man ang kaming alitan ni Presidente. Minsan yung mga konting hindi pagkakainintindihan, normal man yon sa pamilya, kahit sa hindi mga politiko. Diba? Pero hindi nangangahulugan na in the case ng ating ano, Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Senator Aimee Marcos na may alita na sila o nasa side na ng oposisyon si Super Ate. But before natin mga kababayan na pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga ganitong kwento. Si Super Ate, magkaibaan niya ng mga pananaw. Lalo doon sa isyuan niya ng EDCA. Sa isyu ng Maharlika, ako po, ang paningin ko po dito, ang tingin ko po mga kababayan, gusto lang na maisaayos ng mabuti ni Super Ate para hindi masira po yung administrasyong Bongbong Marcos tulad ng kanyang tatay. Kaya nagiging maingat sila ngayon. Kaya minsan, napapakinggan natin si Senator Aimee Marcos na parang critical sa mga nagiging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nangangahulugan yon na nasa oposisyon na siya o naging dilawan na siya. Para niya umalyansa na sa mga dilawan si Super Ate o baka may jealousy, di ba? Ini-interpret kasi ng ila, ng iba, lalo yan yung mga overzealous supporters, yung mga fanatics, gatungan pa ng mga anti-Marcos vloggers. Ini-exploit nila, lalo na yung mga dilawang ano, mainstream media. Gustong pag-away-awayin, mga kababayan, yung mga Marcoses. Hindi man po ganon ang sitwasyon. So, finally, nilinaw ng ating butihing senator, Aimee Solusyon, Aimee Marcos. Alaman na niya kaming alitan. Ito sa paminsan, mga perception ng publiko, lalo na ng mga masyadong fanatics, nag-away-away na niya dahil sa baka niya hindi kasi kasundo si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, yun man lang po yung importante doon na, kumbaga, nililinaw mga kababayan ni Aimee Marcos na siya nagiging critical kasi gusto niya lang maayos ang lahat. Hindi nangangulugan, opposition na siya. Sasaba na siya sa minority group sa Senado. Sasama na siya kay Coco Pimentel at saka kay Risa. Gustong mag-take advantage ng oposisyon. Gustong i-recruit mga kababayan yung kapatid si Aimee Marcos. And because of being critical sa ilang mga policy statements ni Senator Aimee, gustong i-exploit ng mga anti-Marcos vloggers. Hindi ninyo mapapaikot ang Senadora, gusto ninyong sakyan. Eh, magaling po si Senator Aimee Marcos. Eh, malamang mga kababayan, si Aimee Marcos ang tumakbong pangulo ng ating bansa. At si Martin Romualdez, yung Vice President. Hindi naman na tumakbo mga kababayan si Inday for President kung gusto niya. Pero siyempre, yung mga Marcos loyalist, Marcos pa rin. Anya di possibility na maglaban yung dalawa, hindi pa natin alam. Kasi po, ang alam natin, ang lahat po ay nagbabago. Walang permanente po sa mundo, kahit sa magkakaibigan, lalo sa politika. Di ba? Kahit nga sa magpapamilya, walang permanente po. Yung ngayon kaibigan, baka political adversary na sa mga susunod na matagal pa man po. 20, 28, 5 years, mga kababayan. So, titingnan yan siyempre kung sino yung isusupport ng mga mamamayang Pilipino. Pero sa reading ko po, na siyempre, malayo pa naman yung 2028 election, ang pinagandaan siyempre ng mga politiko ngayon, including Aimee Marcos, yung midterm election. So possibly, tumakbo siya for re-election, and baka sa susunod na komposisyon ng Senado, ay tumakbo rin na Senate President sa Senado, si Aimee Marcos. So, these are the possibilities po. Then pagdating ng 2028, pwedeng tumakbo siya for Vice President
or presidente. At si Martin Romualdez, tumakbong vice president, mga kababayan. Pwede rin presidente. Si Indaya niya, di tumakbo din siya. Di ba? Tumakbo si Aimee Marcos sa pagkapangulo. Sino yung i-endorse ng Pangulong Bongbong? Tingin niyo ba? Halangan man si Inday. Di ba? O kung tumakbo si Martin Romualdez for president, eh, siyempre may decision din yon. Alangan man si Inday ang i-support mga kababayan ng ating Pangulo. Lalo't yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit nanligaw kay Maudigs many times, hanggang ngayon po, totally ini-ignore mga kababayan ng dating Pangulong Maudigs yung mga gestures ng ating Pangulong Bongbong. O di ba? At saka po, si Super Ate, kahit hindi endorse ni President Bongbong Marcos, alibawa tumakbo sa pagkapangulo, sigurado naman yung mga Marcos loyalist ay ang iboboto po, Marcos siyempre, or Marcos Romualdez. Di ba? Ito yung mga statements, mga kababayan, mga reactions ni Aimee Marcos sa mainstream media na binibigyan ng negative meaning ng mga dilawang mainstream. At Senator Aimee Marcos on her brother President Ferdinand Marcos Jr.'s second State of the Nation address or SONA, it was a great bracing speech anya. So optimistic and encouraging. But now, the heavy lifting begins. Nakakataba nga ng puso ngayon. Tamaan niya. Nakakataba ng puso yung mga statement, yung mga sinasabi ng Pangulo, yung mga kapatid niya. Ang tanongan niya, nakakabusog ba ng tiyan? With that statement, ang reading ng mga tao ay critical, very critical. Si Super Ate sa kanyang kapatid, duda. At kung magsalita, mga kababayan, parang member na ng opposition. Pero nililinaw na yon. Eh, hindi niya ako, ano? Hindi man ako humihiwalay sa administrasyon. Nandyan yung ganyang support. Kapatid niya eh. Ngayon, gusto ng recruiting ni, ano, ni Kukuro Kuku. Kailangan niya, kadugo ng Marcos. So, mangyari niyan, Bongbong Marcos, saka si Aimee Marcos. Si Aimee Marcos, mga kababayan, anti-Marcos. Hindi, mga kababayan, mangyayari na ang isang Aimee Marcos maging anti-Marcos, junior pa, kapatid niya. Ang gusto lang mangyari ni Super Ate, maging maayos. Gusto niyang i-protect yung legacy ng kanyang pamilya na talagang totoong naglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. So, ma-pattern po yung brand ng administration at paglilingkod. Katulad siyempre dapat, kasi junior eh, katulad siyempre dapat ng leadership brand na iniwan ng kanyang tatay. Ibinibigyan ng masamang kaulugan ng mga ng mga Marites. Huwag na magbagal-bagal pa, kabayan. Comment mo na yan sa baba para mabasa ko yan mamaya. At yan nga mga kabalita natin, mga kaugnay na balita dyan na kung saan nga. Ito nga yung tila nga ba daw may alitan. Ito nga si Pangulong Marcos at ito nga si Aimee Marcos nga, mga kabalita natin. Na tila nga ba daw patuloy syempre yung pagtuligsa o yung mga hindi pagkagusto sa mga nais ng Pangulong Marcos. At ito yung sinasalungat nga ni Senatora Aimee Marcos nga, mga kabalita natin, na kung saan dito nga sinasabi nga daw may alitan. Subalit nga, mga kabalita natin, pinabulaanan nyo na talagang wala naman daw silang alitan, no? Walang galit na namumuo sa pagitan ng dalawa sapagkat magkapatid daw sila. At talagang nga, mga kabalita, dito normal lang daw yun sa isang pamilya, mga kabalita natin, gaya din daw syempre ng pamilya. At talagang may mga ganong sitwasyon, no, na nagaganap, mga kabalita natin. Diyan ang iniika diyan, no, ni Dante Maravillas nga, na kung saan talagang binibigyan agad ito ng kahulugan ng mga nais na mapasapi ito si Aimee Marcos. Dito nga daw sa opposition nga daw, mga kabalita natin, na kung saan sila nga ba nais recruitin papunta ron, no, upang syempre tumuligsa sa ginagawa nga ng ating Pangulong Marcos. At talagang dito binibigyan agad ng kahulugan yung mga pangyayari o yung mga ganap na ganyan, mga kabalita natin. At kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB
Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!